Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Kit Thurman. Update na rin sa laban ni Albert Pagara at si Reymart Gaballo. Sinabi ni Thurman mga tol, bakit daw ang tagal maikas ang laban ni Spence versus Crawford? Hanggang ngayon wala pang final announcement kung matutuloy ngayong taon. Kaya sinabi ni Thurman kung hindi daw ito matutuloy, siya na lang ang lalaban kay Terence Crawford. Naiinip na si Thurman dahil may inaabangan na laban sana ito ngayong October, ngunit hindi na naman natuloy ang laban. Kaya hinahamon na niya lahat ng pwede makalaban para maging aktibo sa loob ng ring. Nagaantay lang daw ng kontrata si Thurman, pwede niya makalaban si Haron Ennis, Yordanis Ugas at ibang contender sa welterweight. Samantala, bago tayo magpatuloy mga tol, kung naghahanap ka ng pwede mong tayaan sa lahat ng sports lalo na sa boxing, nandito po ang 1xbet. Madali lang sumali dito mga tol, gamitin lang ang link sa ibaba at ipasok ang promo code na BAKAL o BOY BAKAL para makakuha ka ng up to 7,000 bonus. Sa ibang balita naman, Reymart Gaballo, may paparating na laban ngayong October 29, gaganapin sa General Santos under ng Sunman Promotion. Makakalaban ni Reymart Gaballo si Ricardo Sueno, may kartada na 11 wins 6 losses, paglalabanan ang bakanteng WBO Oriental Belt. Matapos matalo si Reymart Gaballo laban kay Nonito Dunayre, ito ang kanyang unang pagbabalik. Kailangan umakyat ulit sa ranking si Reymart Gaballo para mabigyan ng malaking laban. May kartada ngayon si Gaballo ng 24 wins 20 KOs may isang talo, may edad na 26. Sa ibang banda naman, ayon din sa update ng Real Fight PH, may laban din si Prince Albert Pagara sa November 5. Inaantay na lang na maging finalize ang bakbakan. Makakalaban niya si Alan Villanueva, may kartada na 11 wins 3 losses. Huling laban ni Albert Pagara taong 2020 kontra kay Virgil Puton. Kaya ito ang unang pagbabalik ni Prince Pagara matapos ang mahabang pagpapahinga. May kartada si Pagara na 33 wins 23 KOs may isang talo. Maganda naman ang resume ni Pagara mga tol, hindi lang aktibo sa boxing. Kung laging napapalaban sana si Pagara, pwede pa ito umakyat sa ranking. Sa ibang balita naman, Mark Magsayo naging top 3 sa Boxrec pagdating sa super featherweight. Number 1 si Shakur Stevenson, pangalawa si Oscar Valdez, pangatlo si Mark Magsayo. Kahit hindi pa napapalaban si Magsayo sa super featherweight, naging number 3 sa ranking ng Boxrec. Pagdating naman sa featherweight kung saan lumalaban si Magsayo, hindi naman makita ang pangalan niya. Number 1 dito si Ray Vargas, pangalawa si Emmanuel Navarrete. Hanggang ngayon mga tol, wala pang update sa susunod na laban ni Magsayo kaya abangan na lang po natin. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.